Welcome sa pag-usapan natin, pare. Ako ang Batas. Kasama natin si Howell ng Pile Driver. Yeah! Salamat, pare. Salamat sa pagtanggap ng invitasyon. Parang huli rin tayo nakapagkwentuhan. Matagal na eh, sa station pa ata eh. Oo, ilang taon na yon. Matagal na yun, no? Yung dalaw namin doon. Oo. Pero ito, magkakwentuhan muna tayo ng konti. So, ngayon pag-usapan natin yung mga, kumbaga, syempre, pile driver. Pile driver sa ngayon. Ngayon. Kamusta ang pile driver? Ano mga plano nyo sa, kumbaga, syempre may mga plano kayo tapos nagkaroon ng COVID, di ba? Nasa tour kami noon eh. Oh, February nag-start, tapos na-lockdown March. So, hindi natuloy. Oh. Na-cancel yung curtain shows o 16 shows. Oo nga, oo nga. Anim lang yung natutugan namin sa buong tour. 6 shows lang yung natutugan namin. Yeah. Oh, so, ano naging adjustment? Anong mga plano nyo sa ngayon? Dahil ngayon, dito sa COVID. Siguro, pag pwede na, tutuloy namin. Kasi, yung mga organizer, game na game pa rin. So, talagang no choice. Yung iba talaga last minute, game pa rin kami. Kaso, sinarado na airport. Oh. Tapos, tutuloy kami kung may airport pa nun eh. Kaso, ayaw na. Wala na airport. Sarado na lahat. Okay na rin muna na hindi. Oo, wala eh. Oh. Nakapag-gig pa kami nun bago mag-lockdown. March 13. Dito. Sa talaga? Ibang tiga Manila tropa. Nagtataka. Sabi, ano? Nag-gig pa kayo dyan, lockdown. Hindi, di pa lockdown dito. So, yun, Monday, wala na. Pakamisabar ng tropa dito. Kumbaga, syempre, since lahat tayo, kumbaga, nag-quarantine, hindi ba kayo tamang nagsulat ng kanta habang, di ba, hindi, kasi malayo rin kami. Yung dalawa, malayo dito, tiga mga Bitak, tsaka Santa Cruz, Laguna, mga 3 hours away, ay lockdown, wala rin biyahe. Online, hindi kami nakapag-online. Oh, hindi kayo nakapag kasi yun yung way to go ngayon, eh, di ba? Online. Parang ito, tayo. Kami dalawa lang ni Reggie talaga yung nakikita noon. Kasi kapit-bahay kayo? Hindi naman. Tiga-Kalawan din siya. Pero napunta siya dito. Gawa ng shopping business. Yung printing? Oo, yung South Style. Tama. Solid. Yung dalawa, 6 months na namin din nakikita. Ah, ganyan? 6 months na yung dalawa. Si Yuri tsaka si Rodney, 6 months na namin din nakikita. So sila, kamusta sila? Wala ba sila mga quarantine project? Ganyan? Si Yuri, nag-focus sa tato. Nagtatong siya ng tato. Oo nga. Si Rodney, bumili ng bike. Nag-bike. solid. Ako rin medyo... Isa rin yan sa ano ko ngayon eh. Alam mo yun? Exercise, di ba? Bisikleta, chong. Tapos soundtrip. Soundtrip habang nagbibisikleta. Okay din. Pampaklaro ng utak. Easing exercise yun eh. Yeah. So, pare, pumirma kayo sa label? Oo, doon sa Engineer Records. UK-based na label yun. Yun. Matagal na namin kinausap yun. Tapos, bago na namin ilabas pala yung EP, nag-email siya sa akin. Itong Constant Patterns, tama? Sabi niya, nagtatanong siya sa email. Nabuksan ko yung email niya, mga 1 month after namin i-release yung EP. So, nagtatanong siya kung mayroon doon bagong lalabas. Tapos, sabi ko, nailabas na namin. Hindi, interesado ko ilabas. Sabi ko, sabi niya, ito, sign ko na kayo. Tapos, gawa tayong bago, parang gano'n. Tapos naisip namin ilabas sa vinyl yung Constant Battle na balak namin lagyan ng isang bonus track na bagong kanta para sa vinyl version niya. Balak magiging 6 songs na siya. Gumagawa na rin kayo ng, kumbaga meron na yung batch na pang next. Balak namin talagang sundan na rin. Tapos may isa na kaming kantang ginagawa para dun sa EP. Solid. Kasyon, nakakuha ni kami ng management. Parang European-based din yung reaction management. Okay, so paano umuubra ang management sa ganung paraan? Meron silang local representative, tropa rin, na tiga Bacolod. Siya yung kinokontak nila pag nagpapadala sila ng banda dito sa Pinas. Okay. So yung tropa, naisip niya na,
kumuha naman pabalik parang return the favor. Oo, tama, tama. Mahawak ako ng band kasi kailangan parang ganoon eh. Ako naman ang hawak ng local na try mong dalhin siya. Parang oh, ganoon yung din. Kami alam kung paano gagawin pero siya yung parang manager namin dito. So, mm-hmm. yung pag natuloy yung tour, siya na yung mag-aayos nun sa... Solid, solid. Dapat tumugtog kami dyan ha, sa tour nyo. Solid, solid yan. Tapos, sandali, anong label ulit? Engineer? Engineer Records? Oh, Engineer Records. Tapos yung management, reaction management. Pero hindi sila magkakilala eh. Hindi sila lang magkakilala. Sabi mo, matagal mo na nakausap tong sila engineer. Oo, matagal na. Dati kasi nang gumagawa ko ng fanzine dati, nagpapadala siya ng mga promo CD tsaka mga ads. Nireview ko doon sa fanzine. Sabi solid. 10 years. Oo, kilala ko siya. Tapos sabi ko, ilabas mo naman yung dati pa yun eh. Sabi ko, i-release mo naman kami. Sabi niya, sige, pag di na busy. Hanggat na, tabo na. Tapos yun niya, yung email niya, nabasa ko, one month after na may labas yung, nagulat niya ako, sabi niya, parang, meron ba kayong bago, ilabas natin yan. Tapos in-email ko siya, sumagot na mga guys. So, ngayon, pinupush niya kami, tapos, yun, meron siya mga binibigay ng mga, ano, podcast interview rin sa London. Solid. Set up siya ng mga interview, pinupush niya yung music video, yung mga link namin. So ano yung record label? Pang ano talaga siya? Kumbaga ang roster niya puro hardcore. Hindi, puro punk na punk, kasi punk rock na label talaga yun eh. Pero may mga dati may mga hawak ng mga hindi pero mainly mga banda doon mga punk rock lang talaga. Okay. Hindi talaga hardcore label. Pero nanini ano siya, may mga banda rin before. Pero ngayon parang mga indie punk rock yung mga nahawakan. Astig. Hindi astig na merong ano, kumbaga naniwala sa EP nyong yan na, di ba? Tara, ilabas natin yan. Oo, natuwa siya doon eh. Pinagdala ko yung link. Napakinggan niya sabi niya, ayos ha. Tapos, gaya nga na sabi mo, ilalabas niyo plaka. Plaka, gusto niya yan, labas ng plaka. O, 10-inch daw, sabi. 10-inch daw gusto niya yung sukat eh. Ayaw niya na 7-inch eh. Sabi niya nga 12. Sabi ko 12, full length yun ah. Pinya natin 10 or 12 inch ang ilalabas natin. Oh, na limited. Solid. Kapag sayang mo limited, ilan? Siguro sa kanila limited, mga 100 plus pa rin yun. Hindi, tsaka parang paano nag-work? Ewan ko kung okay lang pag-usama, pero paano nag-work? Magpo-provide sila ng silang sasagot ng replication ng CD, di ba? Ay, ng plaka. Ang plaka, oh, sila lahat magpapas. Tapos, ano yun, parang maghahatian kayo sa dami ng plaka para benta nila yun, tapos bebenta nyo. Parang ganun ba? Marami na papag-usapan. Kasi nagkakaproblema pag nagpadala ng madaming galing ibang bansa na plaka o CD. Dahil sa tax. Yung hold ng custom yun, oh. Tapos kukuha ka ng permit sa... Inisip ko kung balikbayan box para makalusot kasi nakakalusot pag balikbayan box. Eh. Oh, nabalitaan ko rin may isang anong banda nga ba yan? Sugar Hiccup ata. Nag-release sila ng vinyl nung kailan. Parang naipit din ata sa... Oh, sobrang dami. Paglampas ng anim, i-hold yun. Oh. Dami akong CD na hold sa post office dati. Sarap pa rin makulekta na CD ngayon eh, no? Oo. Hanggang ngayon ba mahilig ka pa rin sa mga trip ng... Nagpa-plaka ka ba ngayon? Oo. Dami. Matagal na. Matagal na rin. Oo. Solid, no? Ako, yun nga, medyo ilang buwan na akong dinidin na magsimula mag-plaka eh. Dahil, wala. Pag nakikita ko rin yung ibang mga tropa na nagpa-post na sumasound trip sila ng plaka, parang asarap eh, di ba? May iba yung tunog eh. Ako kung numero ko sa plaka niya. Rinig mo lahat eh. Hindi, tsaka kasi naastigan lang ako na ang daming mga underground punkman o hardcore o metal na plaka ang release. Oo, ang dami. Bumabalik ulit eh. Yung market baling, no? Niya. Tsaka kaset. Kaset, oo. Bumabalik eh. Pero pare, parang sa mga todo mainstream, hindi mo nakikita yon. May mga nag-release din ng plaka. Alam ko, local? Slapshot. Talaga meron? Solid. Meron sila. Alam ko, E-Heads meron din. Oh, E-Heads, nakita ko nga. Meron din sila. Madami na rin nag-ano. Kaso nagpapapress sila sa US din. Oo. Para tayong local. Wala na. Sarado. Dati meron. Ngayon, sinara na rin kasi dati. Wala na, nasara na. Pati rin ata ang
ano, replication sa ng CDs. Ngayon, parang wala na eh. FAS, mahigpit na raw. Mahigpit na raw. Ang daming permit na hinihingi na. Oh. Kamahal. Ang laro yung paggawa ng plato. May parang additional fee para tulad dati. Oo. Pero para ikaw, sa observation mo sa eksena, anong tingin mo sa physical release? Siyempre tayo, okay. Gusto natin yan. Gusto natin yan. Pero kung tinitingnan mo ngayon yung eksena, kung tinitingnan mo kung paano umaandar yung market, tingin mo, dapat pa ba? Dapat pa bang gawin siya? Para sa akin, oo. Pero yung benta ng physical music, wala, mabagal talaga. Mas merch, eh, di ba? Mas merch. Shirt, nauuna. Kaya nga tuwan-tuwa ako pag may naghahanap ng CD mismo. Unang hinahanap yung CD. Music, so, eh, no? Music. Wala. Pero bihirang-bihirang mangyari na ngayon. Talagang inuuna yung shirt. Yeah. Yeah. Japorms muna. T-shirt talaga inuuna. Hindi ka kilala. Pero totoo yun, pare. Kahit ako kapag meron ako nakakausap na hindi ko kilala, tas kapag kinausap ako tungkol sa music na ginagawa ko, iba yung pakiramdam syempre na parang, yeah, pinapakinggan mo talaga yung mga totoong ginagawa ko. Oh, diba? Oh. Alam nila yung bawat salita. Yung kaluluwa mo. Oo, yung kaluluwa mo. Oh. Saan ba kami nakapenta ng maraasa? Nung last sa Davao, naubos yung CD namin doon. Solid eksena sa Davao din talaga. No? Binili nila yung mga CD, tas kulang pa, naubos na eh. Tas meron mga nagdala, yung mga lumang CD, tas kinakita lang sa amin. Meron sila ng mga luma. Oh. Meron silang sila copy. Sak. Shout out kila Sak, mga Davao hardcore. Roundhead, tama? Roundhead, Roundhead. Ay, mga City of Thorns. Yes, dapat magpasa na kayo sa Balian. Sana mapatugtog na namin kayo. Papa sila. Attorney! Yan. Ang galing, no, pare? So, ang plano nyo lang, basta kapag okay na lahat, tuloy na ulit yung tour. Yun yung priority nyo ngayon. Tapos pinaworkout namin, parang kasama na, parang nakancel yung tour niya, class. Cancel sa amin, parang gusto namin pag-isayin na lang para kasi tropa rin yung mga isang Jed. Hindi ka makulod. Parang back to back na isang Oo. Mas madali rin ni ano eh. Kumbinsin ng mga tao. Diba? Ikot kasi isang direction naman pupunta. Hindi sabay na lang. Oo. Parang yun yung binu-workout namin kung paano. Ganda. Alam mo pare, kapag natapos ng COVID na to, sana talaga maging, kumbaga, mas solid yung eksena dahil syempre lahat gigil eh. Oo, malamang. Tsaka yung suporta, yung suporta sana ng mga tao mas nandun dahil yun na nga eh, kumbaga, fuck, nawala tayo na isang taon. Tapos, kumbaga, nakita ng pare-parehas yung importansya rin ng ginagawa natin. Di ba? Sana... Kasi iba, talaga yung manood ng gig. Nakastock up din ng kalahating taon na. Yun na nga. Hindi ba kayo nag-iisip mag-ano, yung parang mga online gig na gano'n, yun. Meron kami dun sa January, ano yun, sa management naman. Parang nagre-request sila ng footage sa amin, yung sa reaction management. Parang may pag-ig sila. Yung mga hawak nila nasa Europe, may isang venue yung tutugtugan. Tapos yung malalayong bandang hawak nila, hihingan nila ng footage ng streaming yata. January yun eh. Parang magbibigay kami ng footage na tutugtog kami. January 21? January 2. Parang ganun eh. Double check ito sa post. Hindi, ibig sabihin 2021 ng... January 21 din yan. Okay. Tapos next year. Unang... Okay. Sorry, sabi mo, ano siya ulit? Reaction ba? Reaction management? Reaction management. So, yung management naman na yun, ilang kayong hawak nila? Nakita ko, dami na eh. Dami, lampas na ng 10 siguro yung mga banda lang hinahawakan doon. Kayo lang ang hinahawakan Pinoy? Na Asian. Asian, solid, no? So, paano naman kayo nag-cross ng landas? Yun niya, gawa ng tropa namin na si Jed na tiga Bacolod. Nagtatrabaho siya doon. Parang kasama siya doon sa production, yung sa management na yun eh. Ah, okay. Parang okay. Pinitin niya dati na, sabi niya, kinausap niya ako na, try natin to, try ko kayo pasok. Kung papayag yung mga big boss daw nila. Tapos, pumayag naman agad. So, ito naman, ang roster ng reaction, puro halo-halo na to. Mm-hmm.
Oh, okay ah. Marami na rin sila na dalang bandang tinutur nila dito eh. Talaga? Sino-sino? Ano pangalan ng mga bandang yun? Nakatugtog sa Santa Rosa eh. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Okay, Atugtog okay. sila, dalawang banda yun eh. Galing local. Na-meet din namin sila. Yun pala, hawak sila ng reaction dati. Solid. Yun, okay naman. As yung nagbibideo sa kanila, kilala niya yung pile driver, German yun eh. As parang... kung nakumuha siya ng video, ng footage namin noon. Mm-hmm. Sa lahat na hindi nakakaalam, pare, tayo, una tayo nagkasama sa studio, eh, no? Oo, sa Heartfire yan, ha? Heartfire. Nag-record tayo ng isang kanta nyo. Isang kanta ba, tama? Isa o dalawa? Dalawa. Dalawang sleep, kanta. Saka yung pricing, oh. Si Gilbert pa yung kumakanta noon, eh. Oo, yun. So, astig, no? Sabi sa party place na yan eh. Oo, pare, nakakamiss nga yung Heartfire na yan eh. Ang gandang studio eh. Oo, tsaka ang ganda ng gamit. Alam mo yun, okay na sambayan. Oo, mesa bu. Solid. Shoutout din doon kay Mikel. Solid. Di ba magbubukas na ulit? Ayaw na magbukas ulit. Parang binenta na niya yung mga gamit, pare. Sayang. May kopya ka pa ng kanta na yun? Yung mga ginawa natin? Saan ba marininig yun? Hanapin ko. Hanapin ko yung mga CD o naka-MP3 na. Alam ko, in-upload namin sa MySpace yun eh. At try MySpace. Kong buhay pa yung MySpace ng pile driver. Andan yun. No? Oh, sendan mo ako ha. Sendan mo ako. Okay. Alam ko, naka-up pa naman yung MySpace. Alam ko, up pa yun. Up pa yun. Dahil nung may kinailangan ako na lumang kanta ko, doon ko rin kinuha eh. Wala nandun pa. Oh, in-upload na. MySpace yan. Tagal. MySpace pa. Solid, no? Baka Friendster pa noon. Malamang Friendster pa noon. Nung Heartfire yun. Ano yun, eh? 2006 ba? 2007? Mga ganon? Oo. Ito pa si Gilbert na, no? Ganun. Tama, solid. No? Ganun. Nasa na siya ngayon? Nasa US na yun, eh. Ito na. For good. Sama na siya ni Sugar, silang dalawa. Nakikita sila doon. Yung kailan na may umuwi na vocalista nyo, iba yon, hindi siya yon. Si Sugar yon, isa. Nakakapagbalian yon si Sugar. Oh. Okay, okay. Ngayon, so, magkasama sila doon. Lahat ng vocalista na nag-abroad nga. Oo oh, nga, yun nga yun na, tayo ba yung nag-usap, yun ba yung napag-usapan natin sa balian? Na kung kailangan niya, kaya gusto niyo magtate, mag-vocalista kayo sa pile driver. Kasama na yun, dalawang vocalista. Alam ko tumugtog sila ng gig, kasama yung Screwheads, Loads, yung mga nagbuo sila ng banda doon eh. Puro, tas puro cover mga dating banda nila. Tigitigisang kanta o tigdadalawang kanta. Dalawang kanta ng Screwheads, dalawang kanta ng Loads, dalawang kanta ng pile driver. Kinover nila doon. Tapos tumugtog sila sa gig ng mga Pilipinong pang-hardcore doon. Okay naman, saan yan? Sa California. Oh, nasa YouTube yun eh. Sa link. May nasilip ako. Sila Alvin, sila Mark. May nasilip akong ano pare, eksena ng mga punk, hardcore, gano'n. Sila Rupert Jan sa San Francisco. Yes. Basa ko yung trend. Na-meet ka raw nila doon. Aklasan festival yun na panood, di ba? Hindi ko maalala kung aklasan siya eh. Pero solid eh. Yata yun, nandun sila. Ang problema ko... Bulat nga raw sila, doon ka. Ang problema ko lang nun, pare, meron akong trangkaso nung gabing yun. So hindi ako, alam mo yun, nahihirapan ako may pagkwentuhan, hindi ako makainom ng marami. Alalay na alalay ako dahil sobrang sama ng pakiramdam ko. Sayang. Pero na-enjoy ko yung tugtugan nila. Sobrang solid. Oh, yan. Taon-taon yung ano nila doon. Okay din ang... Malaki rin ang Filipino punk hardcore scene doon. Oo, oh, tuwa nga ako eh. Astig, pare na may eksena silang ganun doon. Yan na... Buhay. Pilaan. Oh, lumaki yung crowd nila. Lumaki na rin yung venue yung ginagamit nila doon. Solid. Tapos... Bawal ata uminom sa loob eh. Kung di ako nagkakamali, bawal uminom sa loob ng lugar. Labas kaya. Pero sa labas, sa gutter, umiinom pare. Doon kami nakapwesto, sumashot. Pwede ka sumindi, pwede ka magshot. Puta sa gutter pare, di ba? Dito hindi... Sa ko lang. Dito hindi pwede yun, dadampoting ka dito.
Hindi na pala pwede sa sagiho na huhulihin. Oo, oh, nadamputing ka nun, pare. Gutter. Pero yun, astig lang, nakakatuwa na nakakita ko. Kumbaga, puta, wala tayo ayun, sa Pilipinas. Ano man nalang, parang nabalita mo lang, nadaanan mo lang yung venue. Hindi, kasi yung... Nag-ano ko nun eh, may ilang shows kami sa Tate. Yung nagdala sa amin dun, kumbaga, eksena niya talaga San Francisco. Taga dun siya eh. Alam niya, so, sabi niya, may eksena ng mga punk sa, ano, et, sa Bindlestiff, yung bar na yon. Sa mamayang gabi, pumunta tayo. Eh, syempre, alam niya trip ko yun eh, di ba? O, tara, tara, tara. Yun, ganun. Tapos kinailangan ko pa pumunta sa parang grocery store doon para bumili ng pantalon dahil bawal pumasok walang pantalon. Eh, di naman ako papatalon. Bawal naka-shorts. Oo, oh, bawal naka-shorts. Pero ang hirap din mag-shorts dahil ang lamig eh. Oo, oh, wala. Okay din. O kapag gabi, papasok talaga sa katawan mo yung lamig eh. Sobrang lamig. So, pare, ano pang balita sa pile driver? Yun, ngayon, meeting lang kami. Ano mga aasahan namin sa inyo? Maliban doon sa tour, o, di ba, ano pa pinaplano yung iba pa? Magsulat, bagong album, yun niya. Ilang kanta ba plano nyo? Ilang kanta ang plano? Plano namin, 10 o 12 na. Kasi, pag sakali, yun yung unang international release eh. Kasi i-release sarap. Ng Engineer Records yun eh. Sarap, yan, sarap, sarap. Kapag dapat, nagsusulat kayo ngayon. Pero okay namin magsulat. Ano? Dapat galingan namin magsulat ngayon. Parang hindi pwede yung, hindi yan pwede na. Kailangan pwede na yan. Paano kayo ngayon, nagsusulat? Ano ang sistema nyo? Wala pa kami nagsusulat talaga. Rip pa lang ni Rodney. Pinarinig niya sa akin. Pero pag nakita-kita kami, yun na yan. Bubuy namin yung isang kantang yun. Pero kunwari, structure-wise, paano kayo nag-iisip na structure? Kami, nauna yung riff talaga eh. Riff, tugnog, bago namin lagyan ng lyrics. Hindi talaga nangyayari yung una yung lyrics bago matang. Mahirap. Hirap ang mag-adjust. Hindi, pero ibig sabihin, kunwari, verse-chorus, alam mo yan, yung mga ganong... Oo, yun yung gusto namin baguhin kasi parang yun yung formula ng buong naging album namin. Parang verse-chorus. Parang gusto namin magiging ng konting variation na iba, ibang approach. Nasa sa Constant Battle, parang nag-iba yung tunog eh. Parang nahaluan ng iba elements siya na hindi siya yung typical na verse, chorus, verse, hardcore beat na iba. Parang talagyan namin ng konting mention ng trash. Tapos nag-try kami kung ano-ano na yun. Nadagdagan ng elemento, no? Pero sa nakikita mo, sa mga parating yung kanta, ano yung mga madadagdag pa na elemento? Siguro lalo pang bibilis. Sarap! Pabilis ang pabilis habang tumatanda. No? Balik tayo. Bawal mag-minor, pare. Bawal mag-minor. Oh, dati mabagal eh. Pabilis naman pabilis. Dati, ano lang, groovy lang. Puro staccato na, umayos si Reggie minsan. Talaga? Ayun naman. Sabi ko. sarap. Ayun. Sarap ng ganun, pare. Puro rat-rat. Okay yun, pare. So, sino mga nakakasabay nyo ngayon sa Laguna na mga dapat din namin abangan? Maraming bago ngayon dito. Yung Savage Hatred. Savage Hatred? May recording na sila? Na-hold din, gawa ng pandemic. Pero alam ko, nakatapos sila ng isa eh. Kasi yung studio yata, nagsara na eh. Kung natapos sila yung EP nila doon. Savage Hatred. And yun lang. Tapos sila pa ang Dead on Arrival ba, Laguna? Tiga dito rin. May yung bagong ano, yung video, yun, matagal na rin yung video lang na ilabas. May isa akong kanta na dinownload galing sa balian na email eh. Nasa soundtrip, sinasoundtrip ko rin, may isa silang kanta eh. Nakakalimutan ko lang yung title, pero solid din eh. Plano na silang maglabas, sana matapos na yung album nila. Tagal-tagal na rin. Ayun, may label ba na magre-release sa kanila?
sa siguro Railroad, yung label namin na matagal na. Try namin buhayin ulit. Matagal na kami din nakakapaglabas ng banda. Sino ang nasa Railroad? Ako, si Gilbert, yan, Sugar. Ibig sabihin, sino-sino ang... Ay, mga banda? Oo, mga banda. Active. Oo, na-active. Brawler. Oo, Brawler. Brawler, okay. That's Brawler. Kami. Pero ibang, di pa yan. Wala mga disbanded na halos lahat yung mga naging banda ng Railroad. Eh. Yung mga Defiant, Limit Break, Decay, yun, mga Tiga Baguio. Mga dating... Kayo ba nagsimula ng Railroad? Kaming dalawa ni Gilbert. Yung solid. Oh, alam mo pare, dati ko pa narinig talaga Railroad. Parang kapag taga mga South, Batangas, Laguna, Railroad, di ba? Bahay nila Gilbert, likod, release ang tren, kaya Railroad. Oh, solid. Pag dumatan yung tren, kumakalog yung kwarto niya. Railroad na lang. Stick. Literal talaga, kakalog yung kwarto niya kasi ang lapit nila sa release. Uh-huh. Eh, yung merch niyo naman, pare. Anong, kamusta naman? Anong mga plano niyo? Merch? Ayun niya. Diba, na-cancel yung tour. So, yung merch, ang daming natira. Hindi pa nauubos eh. Ah, shit. Pa lang. And, 200 plus siya tayo na pagawa ko. Sabi mga luma pa. Uh-huh. So, yun. So, paano kaya ito? Paano kayo pambaya dito? Sabi ko, try nga sa Shopee. Umaandra na sa Shopee, no? Tapos, hindi ko na-expect na yung mga babayaran na bayaran dahil maraming bumili. Stig. Kaya, kung gusto nyo bumenta, mag-open kayo sa Shopee. Oo, pare. Ako sa Lazada ngayon. Marami na intimidate mag-open ng gano'n. Sabi ko, dali lang. Ano din yan? Kasi magbayad ka ng web store mo, buwan taon-taon. Libre rin naman Shopee, konti lang yung percent. Ngayon medyo tumaas yung kinakatla kasi gawa siguro ng tax na. Pero pwede pa naman, reasonable pa rin yung kaltas nila. Kasi wala ka nang gagawin, hindi ka na pipila, hindi ka na pupunta ng... COD! Hindi ka na pupunta eh, hindi ka na pipila ng Palawan. Dati pipila ng Palawan sa Cora. Yun nga. Kasi tas isan, yung mga nagbayad, hindi ko na maalala kung sino nagbayad. Parang, ano yung order ba ito? May dashboard ka na, kita mo lahat. Na, may gagawa na para sa'yo. Oh. Mismo. Tsaka yung COD, yung COD na yun. COD. Napakalaking bagay sa Pilipino yun, pare. Oo. Oh. Galing. Yeah. Asig, pare. Yun lang. Hindi na kita i-istorbohin. Salamat sa oras, pare. At least, na-update mo ako, na-update mo kami sa pile driver ko ng mga plano at parating. Anong gagawin mo ngayon pagkatapos ito? Pupunta kay Maan. May pinagkakaabalahan ka bang panoorin ngayon? Kanina nakatapos ko lang panoorin yung Operation Odessa ba sa Netflix. Ano yun? Yung documentary ng mga drug lord na gustong bumili ng submarine sa Russia. Kutsa. Hindi na tuloy. Nahuli sila. Ito pala, meron ba mga kumbaga hardcore o punk na docu o films o kung ano man na meron sa Netflix na marerekomenda mo? Wala sa Netflix na ano eh, pero binada-download yung Godfathers of Hardcore, yung story ng Agnostic Front. Meron, okay. Ano ko, binada-download na link. Oh, hindi ko alam. Oh, hindi. Definitely, meron yun. Meron. O yun, Godfathers of Hardcore. Ganda, maganda yung doc. Sige, pare. Saspatan ko yan. Oo. 80s to 2000 yung docin nila. Nagsimula sila hanggang ngayon. Solid. Sige. Saspatan ko to. Sige, panoorin mo kami. Panala yan. Agnostic Front. O yun lang, pare. Salamat sa oras, ha? Hindi ba? Magbalitaan tayo. Update mo kami din sa mga galaw ng pile driver. Tsaka yun nga. Sa balian. Kung anong... Sana, makita siya tayo ulit, pare. Yeah. Ulit. Yes. Okay. Salamat, pare. Thank you. Yeah. Okay, bye-bye. Bye-bye.